Magandang araw mga kadiyo. Ang panunuori natin ngayon ay si Bantag daw ay naduwag, sabi ni Attorney Causing. Ito ba'y totoo o hindi? But before that, please like, subscribe sa ating YouTube channel at paki-like and follow na din sa ating Facebook account. Maraming salamat po at ito po yung video. Kada bang ngayon ay nagla-live para lamang pa ibalita sa inyo na naduwag si Bantag. Duwag ata, hindi dumalo sa hearing eh. Dapat kanina ang hearing, mga alas 11 dumalo siya, dumakarating dapat siya sa Department of Justice. Yun lamang ang tanging opportunity o chance o pagkakataon yan na maipatunayan sa mundo na talagang siya inosente at mapatunayan niya na ang mastermind ay hindi siya kundi si Boeing Remulla. Diba? Eh, pero hindi siya dumalo eh. So, sino nga nagsasabi sa kanila ni... Nagtutuwa sa kanila ni Boeing Remulla? Siya ba o si Boeing Remulla? So, anyway, ang iniisip ko naman sa kanya is kasi in fairness sa kanilang mga depensa, andun na yung kanyang abogado, si Attorney Erwin Cabalisong, ay mukhang sa December 5 daw sila dadalo. Kasi mayroon pa namang hearing sa December 5. Pero, ito ngayon ay sa tingin ko naman ang tawag dito ay delaying tactic ba, pasensya na Attorney Balisong, talagang alam naman natin yan eh kung hindi naman required ang ating kliyente na mag-submit ng ebidensya, bakit ka magsasubmit na maaga? Gusto bang magpakamatay na maaga? Ganun naman ang tanong dyan, kasi ito with your respect ang lakas po ng ebidensya, hindi namin alam, kahit ako ang abogado ni Bantag, hindi ko alam kung paano ko isalba yung kanyang liig dito. So, ngayon, mang developed, hindi rin dumalo si Zulwita. So, ang maraming nagsasabi at nagdududa na baka patay na siya. O marami rin nagsasabi na talagang kinausap siya ni Mr. Bantag na huwag na dumalo. Kasi ang iniisip na strategy ni Mr. Bantag, hindi ko alam kung payo ito ng kanyang abogado na... Pag wala si Mr. Bantag, hindi mapipilitan at mawala si Zulwita, hindi mapipilitan si Zulwita na magbanggit na siya ay talaga ang umuto sa kanya ay si Mr. Bantag. So, ngayon, sinabi ko, binlag ko nung isang araw 'yan na sinasabi ko, wala naman kami pakialam at hindi malulusaw o hindi bababa ang ang lakas ng aming ebidensya kahit na wala si Mr. Zulwita. In fact, kahit present pa si Mr. Zulwita, hindi naman namin ini-expect na siya ay magsasalita ng totoo para ituro ang kanyang sarili. Kasi pag binanggit mo, ituturo mo si Zulwita na siya nga nagutos kay... Ay, ituturo mo si Bantag na siya nga nagutos kay Zulwita. Kung ikaw si Zulwita, parang nilagay mo yung sarili sa alanganin at makukonvict ka. Siyempre, pag sinabi mo na inutusan ka ni Bantag, ibig sabihin, ikaw guilty ka, di ba? Ganun lang kasimple lang yan. Pero anyway, may December 5 pa naman na schedule na hearing. At doon natin masasabi na kung talagang dadalo sila o hindi. Pero may nagsabi rin sa akin na si Mr. Zulwita ay umuwi, nagtago sa Pangasinan. Kasi taga Pangasinan natin siya. Mag-submit ng mag-file ng position papers. So ngayon, si Bantag naman andun daw sa Bagyo. So ngayon, Bagyo ang dating niya isang araw. Pero Bagyo pa rin, mas Bagyo pa rin dating ng ebidensya namin. Kasi ebidensya namin ay hindi kayang lulusawin at kahit anong klaseng argumento, kahit anong klaseng pagkukunwari na sasabihin nila. Ano na lang, submission so, ano na lang ang gagawin natin? Dito ang pinakabago rito, maliban sa hindi sila dumalo, ay nangako naman yung abogado ni Mr. Bantag na dadalo siya sa December 5. So dagdag niyan ay paper. And humingi ng so 28 dagdag na pagkakataon ang National Bureau of Investigation. Teka, na bibigyan sila ng 5 araw para magbibigay ng bagong ebidensya. Alam mo kung anong bagong ebidensya? At ang bagong ebidensya po na ibibigay ng NBI ay okay. Pero tingnan na lang natin kung ano. Malolos. Tingnan natin kung ano iba yung sabit. Oh.
signal jobs. Pwede bang o, tingnan natin kung anong isa sabit na bagong ebidensya. Pero sa tingin ko ay yung ang records ng telepono nagtawagan sa cellphone ni Iscore, ng gunman na si Iscorel at si Christopher Bakuto na kung ilang beses lang nagtawagan, nag-text sa isa't isa. Kasi kung natandaan ninyo, tinuro ni ng gunman na si Joel Iscorel, siya yung pumatay kay Presilapid, sumuko siya. Tinuro niya na ang isa sa nag-contact sa kanya ay si Christopher Bakuto na nakakulong sa BGMP or City Jail diyan sa Taguig. Okay, okay. So ngayon, si Christopher Bakuto naman nagbigay ng kanyang sagot at tinangkay niya yun, hindi daw totoo. Pero ngayon, kung ibibigay na ng National Bureau of Investigation yung record ng tawagan ni Iscorel sa kanyang Bakuto, mabibisto na si Bakuto, wala nang kawala si Bakuto. So matandaan ninyo, inaalok pa namin si Mr. Bakuto nang umamin na siya, tumulong siya sa amin at hindi namin siya kakasuhan, pero hindi niya tinanggap. So nasa kanya na yung karapatan naman niya na hindi tanggapin. At ngayon kung magbabago siya, it's too late to hero. So ngayon pagkatapos nito, ibig sabihin dagdag niya na papatibay na talagang inutusan siya ng the same din. Pero although marami na kaming ebidensya na inutusan siya ng grupo ni Bantag dyan sa mga mayores. So ngayon, may tanong, ito lang masabi ko. Ang isa sa mga argumento namin dyan ay ganito, si Bantag ay walang kawala sapagkat ang nasasabihin niya maraming mayores sa aking tao. Maano ako magpapatay ko, dadaming tao aking magsabihan na papatayin, magpapatay ako kay Percy Lapid. Yan ang argumento niya. At tinuturo niya na si Mr. Boying Remulla, yung mastermind, at ginamit ni Boying Remulla si Herman Luna Aguho na dating utak ng sindikato ng gun for hire dyan sa Tanawan, Batangas, na kung saan ay dalawa sa tauhan nito ni Aguho ay si Aldrin Micusa Galicia na pumatay kay Judge Volte Rosales noong 2004, June 10. At pinatay ni Aldrin sa utos ni Aguho si Judge Rosales, kasi si Judge Rosales ay sinintensya niya si Aguho sa salang pagtutulak o pagbilang drug lord noong 2002 dyan sa RTC Tanawan. So yun ang koneksyon nila. Tapos si Iscorel naman, umami naman na tao din siya ni Jun Aguho na dating killer at marami na siyang napatay. At saka si Jun Villamor naman na tinuro ni Iscorel ay isang tauhan din ni Aguho. Sibig sabihin, napakarami nila dyan na talagang konektado sila kay Guho. In fairness kay Mr. Bantag, totoo yung sabi niya na mga tauhan ni Jun Aguho itong grupo na pumatay kay Capercy. Pero hindi po, wala pa kami nakitang ebidensya na si Boying Remulla po ang nasa likod na nag-utos, kundi si Mr. Bantag. Kasi gumawa na nga po ng salaysay ang lahat ng mga involved ng mga inmate, no? Isang pinakamayor ng Batang City Jail na si Alvin Labra ay nagsabi na si Bantag talaga ang nag-utos, na ayon naman kay Zulweta na number 2 man ni Bantag. At nagsabi rin si Aldrin Micusa na nag-corroborate na si Bantag din ang nag-utos. Nagsabi rin itong si Alfie Piñarodunda na happy ng Ilonggogang na happy go lucky, na pinilit pa sila ng grupo ni Bantag na magbibigay ng 150,000 para i-bide sa killer kay Joel Iscorel. At isa naman, umamin din si Denver Mayores na kumparing buo ni Zulweta na nandun sa Iwahig, na talagang tinawagan siya ni Zulweta para sa utos ni boss nila na si Bantag, at kilala niya rin si Bantag na siya istanda na boss kasi unang-una. 2006 pa ba o matagal na sila nagsama noon, pang samahan nila nagsimula pa sa Caloocan City Jail, nung warden pa sa Caloocan City Jail si Bantag. So kinonfirm nila lahat. So ano pang kulang? Ang kulang na lang dyan ay kulang na lang sa may magsasabi ng testigo na kitang kita nila mismo si Bantag na nag-utos kay Zulweta. Pero hindi na kailangan yan kasi marami na kaming, ayaw ko na sasabihin kung ano yung mga circumstantial evidence, pero kasama dyan sa circumstantial evidence na aming gagamitin ay yung nagmura siya nung tinanong siya ni Anthony Taberna kung anong gagawin man mo
anong naisa isip mo kung ikaw dati ikaw ay kumukulong ng tao, ngayon ikaw naman ikukulong sa salang pagpapatay kay Kaper Silapit. Sabi niya, putang ina, tatanta rin lang ako ng Pinong-Pino at hindi ako pahuli ng buhay at magpakipagpatayan ako sa gobyerno ito, sino ka? Okay, yan yung sinasabi mo, Mr. Bantag, ha? Pero nung isang araw nang press con siya, binawi niya yon, hindi daw niya kayang labanan ng gobyerno. O ngayon si Bongbong Marcos naman, siguro presidente, si presidente naman nag-comment na ang tingin niya kay Bantag ay gumagawa ng sariling kaharian at piling niya siya ng hari diyan sa Bukor. Parang hari na nga, siya nakipagkontrata diyan sa Atom Construction na gagawin daw isang maunlad na na industrial park or anong klaseng entertainment city ang Bukor at ililipat ng Bukor doon sa General Tinio. So 375.6 hectares po yung Bukor dyan ang NBP, tapos ililipat mas na 250 plus hectares ng General Tinio. Okay, walang bentahan mangyari, pero ang kakontrata mo Atom, wala namang pera, hindi naman Ayala yan, hindi naman yan Villar Group, hindi naman yan grupo ni Henry C na maraming pera na pwede magagasta para sa ipaunlad ng isang lugar kagaya ng Ayala Alabang Town Center, kagaya ng PhilInvest City dyan sa Kwan, sa Mantinlupa. Hindi nila kaya yan. Sabihin, palabas lang pala nila yung joint venture agreement, yung kontrata na kunwari, ganun. Pero ang totoong pakay nila ay hinukay nila ang lupa doon sa Mantinlupa para hagilapin yung gold ni Yamashita. At sa totoo lang, may nagsabi, may tumawag sa akin at nagsabi, confirm daw nakakuha sila ng gold. Pero hindi ko alam kung totoo yun o hindi. At yung hinukay nila, inabot doon sa lalim na yun na nakakita sila ng mga rehas doon. Ibig sabihin, dating kulungan daw yun. Nasa ilalim ng kulungan. Yun ang mga nakikita nila dati. So, kung totoo man yan o hindi, that is we want to see. Sa nakita nyo nga video mga kadiyo, ano sa palagay nyo? Totoo ba nga may nakita silang ginto sa bilibid sila Bantag? At totoo ba din na si Silweta ay nagtatago na? At totoo ba din na yung sabi ni Bantag na si Remulla ang Cinderella? Totoo ba to or hindi? Mag-comment down below sa inyong reaction ukol dito. Maraming salamat po.